3 ESA engine. Gagawin natin ang problema, overheat. Ang naging sira niya is a cylinder head gasket at umaluktot yung connecting rod. Ayan, umaluktot. Toyota Avanza. Pagka nag-overheat kayo guys, paalala lang sa may mga Avanza, huwag na nating piliting patakbuhin pag namatay yung makina or palalamigin nyo, pilitin yung iuwi. Huwag na po, kasi ganito ang mangyayari. Pag pumasok na ang tubig dito sa may combustion chamber o sa piston, eto ho ang nagiging mangyayari. Nababuluktot yung connecting rod. Pag nagsarado na yung engine valve, pagtaas ng piston, so hindi siya na ilalabas lahat sa exhaust, eto, nababaluktot yung connecting rod. Pag ganito pong nag-overheat na, itigil nyo na o di kaya ipatow nyo na lang. Huwag nyo na nga patakbuhin kasi maraming magiging damage. So ito, hindi lang connecting rod, pati ito. Yan, main bearing, connecting rod bearing, ayan o, kinayod siya. Ang nagiging cost naman ng overheat guys, lagi nyong i-check yung radiator pan kung umiikot. Madali lang po pag-check na ito. Pag start nyo, i-on nyo yung aircon. Pagka hindi umikot, nakauna ang aircon, ibig sabihin may problema yung radiator fan. Ito po, radiator fan lang ang naging problema, pero ang daming dynamics. Nagbaba tayo ng makina. Nakita na rin natin ang piston ring. Ito, auxiliary fan, papalitan din natin. Ito yung dahilan kung bakit nag-overheat. Yes, kulay gatas mo. Mix ulit ang tubig tsaka grease. Papalitan na natin ang bagong cylinder head gasket. Bago natin ikabit yung bagong cylinder head gasket, tingnan natin ha kung balilis tong engine block ulit nya nakatapit pataas yung 1 and 4 na piston bago natin ipatong yung cylinder head assembly. Kita na natin ng shellac. Ayan, tapos na natin malagyan ng pandikit. Sunod nito, ipapatong na natin. Ilalagay na natin yung cylinder head assembly. Para sigurado yung cooling system restoration, papalitan na rin natin ng thermostat. Thermo switch, papalitan na rin natin.
pag nagpalit kayo ng thermostat guys, siguraduhin yung parehas kung compatible siya. Yeah, kailangan parehas ang laki at haba. May nakalagay yan, ATC. Yan, yung luma, ATC. Dapat parehas po siya. Lagay na natin yung thermostat. Guys, ito na yung bagong thermostat natin. Bagong thermosmiths. Trabaho nito. Ito pa natin yung automatic doon. Sige pa natin. Natin yung cylinder head assembly. Sentro mo sa guide. Lalapatin na natin yung cylinder head. Lalagay muna natin yung lahat ng cylinder head. Bolt. Lalapatin muna natin bago natin gamitan ng torque wrench. Ngayon guys, magto-torque na tayo. Torque natin yan ay 60 pounds. Sana nato.
tumunog lang ng torque rings natin, ibig sabihin, yun na yung tamang higpit ng cylinder head bolt or cylinder head. Lagay na natin yung intake manifold. Guys, nailagay na natin yung camshaft. Yung isusunod natin, timing chain. Lalagay na natin yung timing chain. Yung timing chain. Tensioner, timing chain guide. Yan, susunod na natin, kakabit yan. Lalagay na natin. I-install na natin. Kakabit na natin yung timing chain. Timing chain guide. Pero
Try start. Oh, numandar na. So, obserbahan natin kung nag-automatic yung accelerator. Guys, umikot na yung auxiliary pan natin. Nag-automatic yung sat. So, okay na yung cooling system nitong Avanza. Yan. Okay, finish na tayo guys sa 3AZ na Avanza na ginawa natin.